Next, we go on, and next we proceed with itong tinatawag natin na Bill of Rights. Article 3 naman ito ng ating Constitution. So, itong Bill of Rights, dito na spell out kung ano yung mga karapatan natin bilang mga tao. Okay? Our basic human rights under are protected by the Constitution. And that is reflected sa ating Bill of Rights. Ito yung mga talaan o listahan ng mga karapatan na meron tayo as humans, okay, under our Constitution. Of course, meron tayong tinatawag na three basic rights. Yung right to life, liberty, and property. But also, we have what we call the three inherent powers of the state. So, meron tayong tinatawag na police power, the power of the state to regulate the actions ng mga tao, eminent domain, which is the power of the state to take private property from its people for public use. Kumbaga, karapatan ng gobyerno 'yan to gain properties if it is needed, especially for example for public works. Okay, and taxation, yun yung power ng state na mangolekta mula sa mga tao nito, mula sa mga citizens nito ng pera in order to run the government. Okay. Now, what do we need this Bill of Rights for? Okay? Kung titingnan natin itong three inherent powers of the state, itong police power, eminent domain, and taxation, mukhang ano siya, it's so strong na imagine you will be faced with kung for example kung nakasuhan ka ng isang krimen, the entire system, the entire government yung kalaban mo doon. So you need to have your protection, and what are these protections? The Bill of Rights. Nakasaad dyan kung ano yung mga protection mo from the awesome powers of the government. Kumbaga, nire-recognize ng Constitution na sobrang lakas ng powers ng government, sobrang lakas ng power ng state, na you need to protect your life, liberty, and property. Okay? So, what are these rights that we have? Okay. Due process, or pinakauna sa lahat ng karapatan natin under the Constitution is yung tinatawag na due process of law. Okay. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Okay. Ibig sabihin yan, hindi ka pwedeng tanggalan ng state ng iyong life, ng iyong liberty, in which case, yung liberty is kalayaan eh. So, tatanggalan ka nilang kalayaan by ikukulong ka, for example. And property, yung tanggalan ka ng ari-arian without due process of law. There has to be due process bago kanila pwedeng i-deprive ng iyong liberty and property, but not life. Kasi for now, wala tayong death penalty. So there's really no way for the government to curtail your right to life. Now, yung due process of law na tinatawag natin is can be divided into substantive and procedural. Sorry, this is substantive. Ano? So, may dalawang klase ng due process, substantive at procedural. Yung sa substantive due process na tinatawag, it says na kailangan yung batas must be just. Yung batas na ginagamit laban sa'yo must be just. Kailangan makatarungan siya. It must be fair. Yung sa procedural naman, dapat before they deprive you of your life, liberty, and property, there must be at least notice, kailangan masabihan ka, and there must be you must be given the opportunity to be heard. Ibig sabihin, kailangan mabibigyan ka ng oportunidad na mag-explain your side, ano? For example, in courts, 'di ba? Hindi ka naman basta-bastang iko-convict sa isang krimen without hearing you out. Kailangan marinig ka nila. Now, what if ayaw mo magsalita? Eh, that's your problem. Basta binigyan ka ng opportunity to be heard, yung opportunity mo na mapakinggan, that's enough para masabing nagkaroon ng due process. Okay? So, that is due process of law. Okay, next.
Everyone must be treated with the equal protection of the laws as well. Kailangan equal ang protection ng batas sa ating lahat. Now, what do we mean by that? Kailangan pantay-pantay ang tingin ng tao sa lahat, regardless of yung mga ano natin, yung mga qualities natin, that doesn't matter when it comes to the laws, ano? So that's equal protection. Kailangan pantay-pantay ang treatment sa lahat. Now, of course, hindi sa lahat ng pagkakataon dapat equal ang protection ng batas. For example, the law treats poor people and rich people differently, ano? For example, meron tayong mga conditional cash transfers para sa mga mahihirap because there is good enough reason to discriminate there. There is good enough reason para magkaiba yung pagtrato mo sa mayaman at mahirap. Because yung mahirap, yung mayaman, kaya-kaya niyang mabuhay even during, for example, even during the time of a pandemic. Pero yung mahirap, during the time of pandemic, tapos nawalan pa siya ng trabaho, it cannot survive. His or her family cannot survive. So they must be given assistance, mga ganun. That is when you can validly classify. Pwede kang mag-ano doon. Pwede mong tartuhin ng iba yung bawat klase ng tao. But in general, dapat pantay ang pagtrato sa batas. May mga exceptions lang tayo. Okay? Alright. Next. Right against unreasonable searches and seizures. Okay. Again, you cannot be deprived of your right to life, liberty, and property without due process. Ano? And kapag ano, if you are accused, for example, of a crime, hindi pwedeng basta-basta ka lang damputin. Hindi pwedeng basta-basta lang halughugin yung bahay mo. The key here is you have the right against unreasonable searches and seizures. Okay? Unreasonable searches and seizures ang tinatawag. So, without a warrant of arrest, they cannot arrest you. Without a search warrant, they cannot search your house, your things, your belongings. Okay, bakit? Okay? Bakit hindi ka pwedeng arestuhin? Bakit hindi pwedeng halughugin yung mga gamit mo? I-search yung gamit mo. Kapag walang warrant. Because explicit na sinasabi sa Article 3 Section 2 na kailangan muna ng probable cause. Okay? Kailangan merong rason kung bakit ka inaaresto, kung bakit ka sinasearch. At ang magtitingin ng rason na to, ang mag-decide kung tama ba na issuean ka ng warrant of arrest o hindi, is the judge only. Okay? So only the judge can determine yung probable cause for the issuance of warrant of arrest. Kapag walang warrant of arrest, arrest signed by the judge himself or herself, there's no valid warrant. At kapag walang warrant, generally hindi valid yung arrest. Okay? Now, meron tayong tinatawag na warrantless arrest and seizures. Okay? May mga exceptions doon sa rule natin na kapag walang warrant, walang aresto, kapag walang warrant, walang search. May exceptions doon. Of course, when the situation requires na when the situation requires you to ano to when the situation requires parang mas mabilis na action. For example, pumupuga yung ano yung preso. Okay. Pwede bang sabihin na ay wala kayong warrant of arrest, hindi niyo pwedeng arestuhin yung pumuga. Is that correct? Of course not. That's covered ng warrantless arrest na tinatawag natin. Or for example, merong nakita mo, you are a police officer, or kahit hindi, actually, there is what we call citizen arrest. Nakita mo na may pinatay, will you wait for that, will you wait na makatakbo yung pumatay, for example, if you can arrest him naman, di ba? So, especially if you're a policeman, nakita mo may ninakawan, tumatakbo yung nagnakaw, pupunta ka pa sa judge para kumuha ng warrant of arrest. Of course, that's absurd, ano? So, what you can do is, well,
arrest mo, warrantless. Warrantless, pwede yun. As long as you can establish na alam mong may ginawa talaga siyang krimen, in flagrante delicto. Kumbaga, yung nakita mo talaga, caught in the act, na may ginawa siyang krimen, you can arrest. Those are just examples na exceptions doon natin sa general rule na kailangan ng warrant, kailangan ng ano, search warrant, a warrant of arrest, mga ganyan. If it needs yung ano, mabilis na action, then it's okay. Ano? Pero again, as a rule, as a general rule, no warrant, no arrest, no search. Okay? So, freedom of speech, you have the right to say anything that you want as long as it's not libelous, mga ganyan. Or if, kunwari, you are plotting against the government na, papatumbay mo yung government, of course, that's not covered by your freedom of speech. Your freedom of expression, freedom of the press, okay, you have the right to express yourself. For example, the oblation run, freedom to express yon. Yung it's an expression of whatever, for whatever cause that you're trying to do, ano, the cause that you're trying to push for. The press has its freedom, di ba? May kalayaan ng press to report on matters pertaining to government, be it good or bad. And you have the right to petition the government for redress of grievances. Pwede kang mag-rally, pwede mong ibulalas ang saloobin mo sa gobyerno. Para masabi mo yung mga hinanakit mo sa gobyerno. You are supposed to be free to do that, ano, under your constitution. So you have the freedom or right to petition the government for redress of grievances. Okay? You have the right to form unions. Pwede kang bumuo ng mga union if you want to. Of course, except yung mga unions that are yung mga union na against sa ano, sa public safety, like union ng mga rebelde, mga ganun. Those are prohibited. Union ng mga papatay ng tao, of course, that union ng mga drugista, those are not allowed. Okay? They must be union. I mean, kung union ng manggagawa, union ng mga kabataan, union ng mga senior citizen, that's fine. That's perfectly allowed. Okay? Motorcycle rider groups, pwede yun. You have the right to form unions, like that. Associations. Okay. Di ba nabanggit natin kanina yung eminent domain? Okay? The government has the right to take your private property for public use. Para kung gagamitin ito ng publiko, the government can take that. Of course, yung mga kalsada, mga ganon, or may papatay yung one-stop business center, and it happens na yung lupa mo gets in the way, pwedeng kunin by virtue of eminent domain. Pero, you need to be compensated. Sabi dyan, private property shall not be taken for public use without just compensation. So, you are supposed to have compensation. Dapat meron kang, merong compensation yung gagawin mo. Okay? Merong compensation yung pagbibigay mo ng property sa government. Babayaran ka dapat, in short. Okay? So, hindi pwedeng kunin nila yung property mo without paying you. Alright? So, that's basically yung sinasabi ng provision na yan. Okay. You also have your Miranda rights. Yung Miranda rights, if the police are taking you into custody, kung inaresto ka, for example, meron kang mga sets of rights. Okay? First, syempre yung pinaka-common na naririnig natin, yung you have the right to remain silent. You can be assisted by counsel, mga ganyan. Yung right to remain silent, for example, kung tinatanong-tanong ka nila, you can refuse to answer without your lawyer. Okay? Kung wala ka pa abogado, you can refuse to answer because that's part of your right. That's one of the rights under itong Miranda rights na sinasabi natin. You have the right to be assisted by counsel. Kung gusto mo na ano, you can actually ano, choose
who you want to represent you, ano? So that's part of your Miranda rights. Okay, another. Bail. Ano tong bail? Piyansa. May karapatan kang magpiyansa. Ang wala lang karapatan magpiyansa ay yung isang tao na ang kaso niya ay ang penalty ng kaso niya ay reclusion perpetua at malakas ang ebidensya laban sa kanya. Kailangan magkasama yung dalawang 'yon. So, again, sino ang hindi pwedeng magbail? Yung isang tao na yung act na ginawa niya na yung act na binibintang sa kanya rather ay punishable by reclusion perpetua and the evidence of guilt is strong. Kailangan kahit na reclusion perpetua yan kung hindi malakas ang ebidensya laban sa iyo, you are entitled to bail. Pero kung malakas ang ebidensya laban sa iyo at reclusion perpetua yung case. Reclusion perpetua yung penalty ng case. You cannot afford of bail. And who will determine that? The judge. Okay? Due process in criminal offenses. Okay. One of which is yung tinatawag natin na presumption of innocence. As long as, ang sinasabi sa presumption of innocence ay, as long as hindi ka pa nako-convict doon sa crime, as long as hindi ka pa nasisintensyahan doon sa krimen, you are presumed to be innocent. Kumbaga, ang palagay ng batas ay, inosente ka. Okay? Kahit gaano pa ka-overwhelming yung evidence against you, you are still presumed to be innocent. Okay? Unless proven otherwise. So, you enjoy that presumption na you are innocent. Okay? Due process, kailangan you are presumed to be innocent. You must have speedy, impartial, and public trial. Kailangan yung trial mo public, mabilis, at impartial. Kailangan yung judge ay walang kinikilingan. Okay? So, yun yung mga karapatan mo under due process in criminal offenses. And finally, double jeopardy. Ano tong double jeopardy na tinatawag natin? This double jeopardy ay yung kapag nakasuhan ka na for a crime, tapos na-acquit ka na, or nakasuhan ka tapos nakulong ka na because of that crime, tapos ibabalik ulit, kumbaga, after mo ma-serve yung sentence mo or after mo walang sala, kakasuhan ka na naman for the same act. Kunwari, sinabi nilang nagnakaw ka pero na-absolto ka na sa court. And then eventually, kakasuhan ka na naman for theft or robbery. That's double jeopardy. Hindi pwede yun under the Constitution. So, kapag napawalang sala na isang tao, hindi na siya pwedeng kasuhan ulit for the same crime. Alright? So that is double jeopardy.